So what's up mga guys, ito na po yung part 3 ng ating Davao to Malita vlog. This time from Santa Maria going to Barangay La Caron. So paalis na po kami ngayon ito sa Pedro Mariscal Terminal ng Santa Maria Davao Occidental. So sa terminal guys, ang distance po niyan between sa downtown ng Santa Maria is approximately 500 meters to 1 kilometer. So napakalapit lang po mga guys. So shout out po sa mga followers natin sa Santa Maria Davao Occidental. It's been a while po talaga mga guys, to estimate siguro more than a decade na po talaga. I think 14 years to be exact bago ako nakabalik dyan sa Malita. So malaki na po talaga ang pagbabago guys. Dati dalawang lane lang po ang kalsada, ngayon 4 lanes na po siya mga guys. So malaki na po talaga ang improvement ng Santa Maria, especially now na naging ano na po sila, a part ng province of Davao Occidental, a newly created province sa Davao region. Ika nga, yan yung pinaka latest covering from Santa Maria all the way to Sarangani Island. Sana maging prosperous pa yung ano natin, yung province natin mga guys, kasi nga pag medyo maliit lang kasi yung coverage na isang province guys, natututukan talaga siya ng provincial government kung ano yung mga dapat kailangan, like mga basic healthcare services, government services, etc., etc. So yun po, wala po ako masyadong i-wording kasi ang kasunod po kasi na barangay na pupuntahan po natin na medyo marami pong tao is ang barangay ng Basyawan. So ma-add ko nga pala guys, before ko isiningit itong part 3 ng ating Davao to Malita vlog, ay shall we say may nag-contribute po sa atin ng mga pictures ng Villa Ricar Bus. So antabayanan nyo lang po yung pagpo-post natin guys. So alternate po yung posting natin. Meron tayong vlog, meron tayong pictures, paminsan-minsan may mga reels din tayo. So watch out lang po sa ating mga postings. At marami pong salamat sa mga sumusuporta sa aming page, ano, Perumingan Archives, especially yung part 1 ng ating vlog. Lalong-lalo na rin yung ano, latest post natin guys, yung ACF bus number 5000. Malaking bagay po yun. Isa shout out ko na lang yung nag-contribute nun, si Mr. Armin Sabandal. Dati ko rin kasama sa Metro Shuttle. So nakita nyo yung picture guys, sa kaliwa nun is yung late uncle niya. Namayapa na po yung uncle niya. And then hindi ko na lang po i-elaborate kung ano naging history nung ACF bus number 5000 kasi medyo hindi maganda yung ending niya guys eh. So yun lang, balik na po tayo sa video guys. So do watch and enjoy this part of the video, ano. Sana may ano, matutunan po kayo sa biyaheng ito from Santa Maria all the way to Barangay La Caron. And nandito na po tayo sa barangay ng Basyawan sa Davao Occidental. Isa shout out ko nga pala yung classmate ko, si I think attorney na po siya, Attorney Ruel Ladesa. Shout out sa iyo Attorney Panyero. Classmate ko yan mga guys. Way back in college days, ano. So kahit man parehas kami ng kurso, nagiba po yung shifting, nagiba po yung careers namin. Although yes, medyo, hindi naman masabing glamorous, maganda-ganda talaga ang pay ng isang CPA lawyer. Pero syempre, when you say about law, marami kang friends at marami kang quote-unquote best friends, yung mga yung kalaban ng partido. Anyway, kidding aside na lang po yan mga guys. So ayan, proceeding na po tayo going to Malita niyan. And then, yan na po yata yung pinakadulo na barangay ng Santa Maria, if not mistaken, ano.
Kasi pagkatapos ng Basyawan, eh, balik-balik na naman tayo sa mga kasigsagan. So, madagdag ko nga pala mga guys. Itong video na to, may nagko-comment kasi na masyado nang matulin. Guys, ginawa, sinadya ko po talaga na i-times 2 yung playback ng video. Kasi nga, kung i-ano natin at normal speed, mabuboard kayo. Siguro isang oras ang ano, kung pagsabayin lahat, isa, dalawa, tatlong oras. Kasi ano talaga siya, quote unquote, almost real time talaga yung ano ko nito, pagvi-video ko nito habang on motion yung bus. Tinitigil ko lang po pag nakahinto siya. Halimbawa, nagpi-pick up ng pasahero or nagpapababa ng pasahero and traffic. So, bear with me guys. It's only times 2 lang siya na ano, na playback sa video. So, wag po kayo mag-alala. Normal speed lang po yung binabiyahe ng ating crew ng Norbeligion Transit. And malapit na po tayo sa boundary between ng Santa Maria and Malita mga guys. To give you an idea, ang Malita talaga guys, medyo malapad. So, kahit man parang sa Davao ba, kung galing kayo ng bukid nun, kung nakaapa kayo ng Buda, technically Davao City na po yan, pero malayo pa po yan sa pinaka-downtown ng Davao. Ika nga, mga 90 kilometers. Itong ano na to, parang nasa 30 kilometers pa yata. Pero malapit na siya mga guys. At ayan na po ang boundary ng Santa Maria and Malita. So welcome to Malita mga guys. Pero hindi pa po ito yung pinakasentro. Kasi nga, meron pang mga sigsagan. Although sa final part ng video natin guys, meron pa rin sigsagan. So sa mga nasanay po at taga rito sa Davao Occidental, sanay na po sila sa ganitong klaseng daan. Baku-baku, paliko-liko. Sa mga medyo sa Bisaya pa dagaton, dapat uminom kayo ng ano, pabonamin or magdala rin kayo ng ano, ng plastic, yung plastic bag para in case na hindi talaga makaya, iduwal nyo na lang. So pasintabi po sa kumakain ngayon mga guys. Kasi na ano ko lang yan, na open ko lang yan siya na topic kasi nga about nung isang pasahero na hindi lang nabigyan ng plastic pang ano, motion sickness, parang nahulog pa daw na quote unquote obligation pa daw ng bus company na bigyan daw sila ng plastic para panduwal daw nila, which is kinda awkward. Hindi po yan obligation ng bus lines mga guys. Ibabalik ko po para ano po yan, cargo po yan ng driver at conductor. Bali, kinukuha nila sa kanilang commission or allowance nila yan mga guys. At nandito na po tayo sa Barangay Buhangin, Malita, Davao Occidental. So shout out dyan sa Barangay Buhangin. Hindi lang po Davao City ang may buhangin, meron din sa Malita mga guys. And dyan din po na ano, na establish ang opisina ng DPWH sa Barangay Buhangin. So shout out sa taga DPWH mga guys. Maganda po yung quality ng kanilang mga portions ng kalsada dito mga guys. At saka maganda rin yung mga signages, ano, at least nai-inform yung mga gumagamit sa daan kung saan na sila banda. Well-deserved effort, ika nga mga guys. At saka kung nakikita nyo sa video, tigdadalawa na ho yung tulay. Sana ganun din yung kalsada, kasi four lanes na yung tulay, four lanes na rin sana yung ibang part ng kalsada mga guys, para smooth sailing, ika nga. So maidagdag ko lang mga guys, ulitin ko, kung meron po kayong mga lumang picture ng Villaricar bus, ACF bus noong dekada 90, Norlin bus noong dekada 90, pwede nyo po isubmit yan sa amin mga guys through messenger, ano? Re-reply po kami. Gamitin nyo lang po yung sarili nyong picture mga guys. Huwag kayong kukuha sa Facebook, huwag kayong kukuha sa internet. Kung kunwari, papa nyo or tito nyo, driver or dating empleyado ng bus, meron silang picture sa mga ganun na nabanggit na bus line, open naman po kami mga guys na
tanggapin yan. And then we will give you a GCash reward per photo, mga guys, ha. Wala kaming picture masyado sa ano eh, sa Villaricar, sa cruiser bus, sa ACF, yung unang tinawag nila na bus na Malita Lines. Yun, wala po talaga kaming picture noon, mga guys. Naalala ko merong Malita Lines, pero wala kaming picture noon. Mga Daewoo bus 'yun, mga guys. At pababa na po tayo sa sigsagan na ito, mga guys. At ito ang Hudyat na malapit na po tayo sa barangay ng Lakaron, sa Malita, Davao Occidental. So, ikakat ko nga pala muna yung video na ito, mga guys. Kasi nga, kung itutuloy ko pa hanggang Malita ito, magkukonsume po siya ng 20 minutes. Kahit naka-fast forward, ika nga. So, magiging part 4 na po siya, mga guys. Hindi ko lang pala na-videoan, guys, no? On your left side, maganda talaga yung hitsura nung parang cove ng Lakaron. Dinedevelop po yata siya, parang, I don't know if gagawing fish pond or what, kasi, or hatchery ng mga seafood products. Sa pagkakita ko kasi, sa right side, may kinukwari na bundok. Tapos naman sa left side, yun po yung seaside, ika nga. So hindi po ako masyado familiar kasi dyan, guys, kasi 14 years na akong hindi nakabalik eh. So bear with me na lang po. At ayan na po yung tinutukoy ko, mga guys, itong bundok na kinuwari nila. Baka hindi lang ako sure kung dahil ba sa landslide or ginamit yung filling materials para doon sa tinatayong parang fish pond complex sa Lakaron. Siya nga pala, mga guys, yan po pala siguro ilalagay yung ano, yung mga government centers, kasi may nakikita akong mga government agencies na under sa Davao Occidental, ano. Shout out po sa Barangay Lakaron. And then ipopost ko nga pala muna itong video na to, guys. Sa part 4, makikita ninyo ang ating biyahe from Lakaron to Malita Poblacion. Antabay lang po, mga guys.